What's going on, guys? Donut here. Sa cabinet making, ang pocket hole ay isa sa pinakamadali at matibay na joinery na ginagamit ngayon. Lalo na sa mga modular cabinet na laminated, pocket hole joinery ang madalas nila gamitin sa pag-assemble ng mga modules. But this requires a special jig and a special screw. Ito nga yung pocket hole jig and pocket hole screw. Yung sa akin is mga DIY pocket hole jig lang naman. Pero if you are doing this for a living, mas maganda kung bumili ka na lang. Pero kung trip mo ding gumawa, I suggest na gumamit ka ng matibay na sleeve. Kung hindi, mapoprostrate ka lang. Anyway, may mga videos naman ako kung paano ko ginawa ang mga ito. Pero ang main topic naman natin dito ay ang pocket hole screws. Ano ba ang tamang gamitin ng screw? Tulad ng sinabi ko kanina, it needs a special screw. Gaya ng meron ako dito na 1 1/4 inch na pocket hole screw. Wala naman ako ibang sizes nito kasi sa 3/4 na plywood ko lang ito ginagamit. Pagka gumamit kasi ako nito sa hardwood, baka magalit yung kaibigan natin si Jennard ng Gen by Design. Baka iba siya ko noon pagka nakita niya akong gumamit sa hardwood ng pocket hole. Kaya pagdating sa mga hardwood, gumagamit na lang ako ng mga traditional na joinery. Now, going back to the screws, ito talaga ang dapat, yung pocket hole screw na to. Pero special din yung price nito. Actually, hindi pa ito yung original kasi square drive yung original nito. Ito is Phillips screw yung head niya. No, bali yung original nito nasa about 2 pesos, mga ganun, no? Ito kasi nasa 1 peso lang siya kaya 50%, no, yung difference. Pero mas makakatibid pa kayo kung ang gagamitin nyo etong black screw or gypsum board screw. No, another 50% na naman yung matitipid kasi ito kasi nasa 50 cents lang, no. Pero kung titignan nyo, tapered yung head niya. At dahil nga tapered yung head niya, pwede mag-split yung wood. Hindi katulad na itong sa pocket hole screw, naka-pan head siya, no? Pero pwede na nito basta gagamitan mo lang ng technique. And syempre, kailangan nyo ng cordless na drill driver. Huwag yung impact drill driver, dapat drill driver lang. Kasi yung impact driver, ang control lang nun yung speed control niya, 1 and 2. Unlike the drill driver, yung torque niya, pwede mong makontrol. And kakailangan din natin itong pocket hole na bit na 9.5 na millimeter. Magbubutas muna tayo ngayon na mga pocket holes. And kung napanood niyo yung isang video ko, no, pag magdidrill tayo, kailangan iset muna natin to sa drill. Then gagawa na tayo mga pocket holes. So now, i-demo ko lang dito yung maling pag-drill. Kung makita nyo na sa drill mode pa rin to, no? So usually, kinaklamp to para hindi mag-move. Pero for demonstration lang, unahin muna natin tong pocket hole screw. Naka-drill mode ako. No, medyo pumagos pa rin siya, no, kasi naka-drill mode ako eh. And eto namang black screw. Naka-drill mode. No, masyadong tumagos. So makikita nyo, no? And gagawin naman natin ngayon yung isi-set natin to sa pinakamababang torque. So, sa 1 lang.
And uunahin natin yung pocket hole screw para ma-compare na sila. Pero tandaan nyo rin na yung load ng battery depende rin yan. Kasi limbawa masyado pang malakas, no, sa 1 lang, pero pagka mahina na yung load ng battery, no, pwede nyo nang taasan to. Nagdidepende rin to sa lakas ng battery. Eh, ito kasi mga 2 weeks ago ko na to na charge and nagamit ko na sa isang project. Pero okay pa rin siya, no? Pero nagamit ko na rin to, pinalinis ko to ng barbecue grill eh. Pero kung makita nyo, nasa green pa rin, no? Saka mas matagal siya sa normal na battery, no? Itong lithium ion na battery. So, testingin na natin. Yan, ilipat lang nasa number 1. Kasi okay pa yung battery niya. So, tinan nyo, hindi tumagos. At umistop na siyang umikot. Kahit napilitin ko pa yan. Ito namang isa. So, ganun din, no? Nag-stop na siya. Ngayon, subukan naman natin itong Gibson board screw or black screw. So, ganun din, no? Nasa number 1. Stop na. So kung makikita nyo, matibay din, no? At hindi siya tumagos. Ngayon, nawalan na natin yung pagbaon nito. We're going to test the strength. Kung pwede bang alternative ang black screw dito sa pocket hole screw. And now for the strength test, gumawa ako ng simpleng setup dito. Ang una kong nilagay itong pocket hole screw. No, bali, nipit ko lang ng clamp, then itong screw, sinabit ko lang itong bucket, then lalagyan ko ng tubig. Then meron akong weighing scale dito para malaman natin yung bigat na kaya niyang dalhin. So, dito tumimbang siya ng 7 kilos, no? Ngayon, ito naman ang black screw ang itest natin. So, kanina yung pocket hole na screw is 7 kilos. Ito, 6.5 kilos, no? Konti lang yung diferensya. Kaya yes, tingin ko, pwede rin talaga. So, kanina, nag-testin ako ng simpleng butt joint lang, no? Na hindi gamitan ng pocket hole. So, true enough na mas matibay talaga ang pocket hole, no? Kasi 3.5 kilos lang yung kinaya nun. Kaya mas malakas yung pocket hole na joinery kasi naka-angle yung screw. Ngayon, kung makita nyo, yung mga layer, no, lahat ng yung layer na yan kakapitan ng screw. Unlike dun sa simpleng pag-screw lang, no, padiretso lang. Doon lang siya sa isa nakakapit. So, I think that was it. Ang videos naman ito is para makatipid na naman tayo, no. Siyempre, imagine mo sa dami ng screws na ibabaon mo. Pag black screw lang ang ginamit mo, is 50 to 75% ang matitipid mo. Again, thanks for watching. Keep safe and see you on the next one.